Hi mga guys! Welcome back to my channel! So, may bagong video naman tayo. And obvious ba kung ang next video natin? Lately kasi is parang ano yun, nanghihina na ako sa mga dami-daming ganap sa buhay. And ngayon, parang minsan gusto na natin sumuko pero hindi. Laban pa rin tayo kasi nanay tayo. Anyways, may bagong video na naman tayo. At ang video natin ngayon is Medela Party! Mga Medela na products ako dito na ginagamit ko talaga. I-share ko yung mga thoughts ko and yung mga experiences ko sa mga to para just in case na may gusto bumili or mabubudol ka na naman sa akin, at least prepared ka sa mga sasabihin ko about sa mga products ito. So lahat ng gusto mong malaman about sa Medela Party, keep on watching! Medyo namamos ako. So, first on my list is itong Medela Pump and Save na breast milk bag. I love trying different kinds of breast milk bags or different brands of breast milk bags. Pero as of now, kasi ang ginagamit ko talaga is yung Snuggies na breast milk bag. Until now, yun parang ginagamit ko. And ito, bumili kasi ako dati ng Medela. Kasi gusto ko sana mag-film ng mga, alam mo yung mga premium na breast milk bag in the market. Na gusto ko silang gawa ng video comparing them. Like yung Lansino, yung Medela, yung sa Avent. Basta yung mga mamahaling breast milk bag. Pero, dahil sa mga kaganapan na hindi ko na-expect, hindi ko na siya nagawa ng paraan para i-film. But today, gusto ko siyang i-share. Kasi na-try ko na to once. And may extra pa akong box na ganito. So, isang box nito sa Lazada. So, itong mga prices is, it depends on the seller ha. So, based lang to. Kung magkano yung bili ko sa kanya. So, ito is nabili ko siya sa Lazada no, for 550 pesos. So, I think marami yan sa online shop sa, or sa mga Facebook group ang nagbebenta ng ganito. Pwede ko ding mag-try na yung mga different, parang ano eh, parang isang pack pero different brands ng breast milk bag. May ganun. Si Mami Asia, nakita ko nagpo-post ng ganun. Pwede ka ding mag-try para matry mo yung different brands para alam mo kung ano yung brand na talagang mag-stick ka. So, ito yung itsura niya. Dami kong sinabi. Ang sinabi ng pump and save kasi pwede mo siyang idiretso sa pump mo. Sa, so, ito, buksan ko ha. Parang may perforated seal. Tama ba? Parang may ano siya eh. Perforated ano something dito. Hindi maayos sa panakabukas ko eh. And, tapos may manual siya dito. Mamahalin talaga yan. No? So, ilang pieces ba to? Parang 30 pieces lang to eh. 20 bucks lang siya na 5 ounce or 150 ml for 450 pesos. Sobrang mahal niya. Parang binibili mo sa kanya is yung pangalan niya. Although, pwede ka naman bumili mga 30 pieces na ng breast milk bag for only 140 pesos, just like kay Snuggies. Although, ito, binili ko lang kasi wala lang. Nakikita ko, eh, curious ako. So, may manual siya. Binayaran mo tong manual na to. Kailangan mong basahin. So, nandito lahat kung paano siya gamitin. So, and then, dito mo siya parang huhugutin eh. Bye. Okay. Halatang mamahalin, no? May dalawa siyang ganito. So, anong purpose ba nito? Ito kasi i-connect mo sa flanges na may kasha yung narrow na bottle. May parang may butas siya dyan. Bale, bubuksan mo siya ng ganyan. Sa mga na-try ko, manipis siya. Para siyang manipis na parang si Lansino breast milk bag. Pero yung softness ni Lansino parang hindi ganun. Parang siya yung typical na plastic lang. Ganun. Para sa akin ha, for this price, parang hindi siya ganun kaganda yung quality. Although, mahal siya kasi, syempre, ano, yung Medela to eh, di ba? Medela. Pero sa akin, parang hindi siya ganun ka-worth it to buy. 550 pesos, 20 pieces, tapos 5 ounces lang. Although, okay naman siyang i-try. Para sa akin na, parang hindi siya gaanong kagandahan yung material ng milk bag niya. Unlike sa mga milk bags na try ko na super soft ng material niya. Yung ziplock niya is halatang durable. Mahirap siyang buksan and madali siyang i-close. Maganda kasi yung mga ziplock na madaling i-close. Kasi may mga breast milk bag, hindi madaling i-close. Alam mo yung i-close mo, ang hirap i-close. So, stand up din siya. May nabibili din na ganito eh. May nabili din ako na ganito dati. Pero ang gawin mo, kasi di ba sa mga breast milk bag, kung gusto mong gawing ganito, butasan mo lang taas ng breast milk bag mo, any breast milk bag, pwede mo siyang gamitin itong adapter nito para hindi sayang. So, 5 ounces siya. Tapos, nandito yung pwedeng lalagyan ng label mo. So, yun yan. So, ito yung Medela breast milk bag. Pump and save na breast milk bag. At ito sa mga regret ko na binili eh, na Medela. Ano, alam mo yung kasi ako, pag may nakita na akong Medela, ay, wow, Medela. Gusto ko mong itry yan. Ganyan. Kasi dati noon, super obsessed ako kay Medela. So, ito, is na-try ko itong Medela nipple shield. Ganyan. Dalawa siyang ano ganito o, oh, ganyan.
Nung nalalatch pa si baby, trinay ko tong gamitin. Nung lumalabas na mga ngipin kasi ni baby, kinakagatan yung nipples mo. Di ba? Alam mo yung sakit na mararamdaman mo kapag mga ganong sitwasyon. So, gusto ko din naman na magdumede siya sa akin. Pero, and hindi ko lang siya nagamit. As in, nagamit ko lang siya once. Yun, hindi ko lang siya nagamit. And then, based kung magkano ko siya nabili, it is 850 pesos. So, may 3 sizes siya. Yung 16mm, itong meron ako ngayon. Yung 20mm and yung 24mm. So, ito yung ginagamit nila kapag, syempre, sore yung nipples mo, kapag mag-breastfeed si baby, kapag may sore nipples ka, may flat nipples ka, or ka may inverted nipples ka. Recommended itong mga ganito. As much as possible, go sa mga nipple sheets na branded. May mga nipple sheets kasi na bibili na super super mura, and I cannot recommend that to any mommies kasi you don't know naman yung mga materials na ginamit. Eh, doon na talaga magsasak si baby, di ba? Pero isa ito sa mga regrets ko kasi hindi naman gusto ni baby. So, may mga babies na gusto siya, pero ako kasi hindi ko siya nagamit. So, sayang yung 850 pesos ko. Third on my list is itong storage bottles. Nabili ko kay Baby Kits online shop. Dati noon, kasi limited pa yung mga shops na nabibilhan mo noon. Nung nagsisimula pala ako mag-invest ng mga pumps, pumping essentials and pumping materials ko, yung Baby Kits online shop talaga ako bumibili mostly ng mga pumping essentials ko. So, sa kanya ko nabili ito. I think, tatlong ganito yung isang pack. Nabili ko siya siguro mga 1,000 plus. Ewan ko na kung magkano na siya ngayon. And may kasama siyang nipple. Pwede mo siyang gawing storage bottle din. Why do I invest on large amount of ounces? Kasi, 1 year and 1 month old na siya. So, mostly hindi na yung literal na 4 ounces yung naubos niya. And, kaya na niyang umubos na isang ganito. So, plus-plus din na bumili ng mga large na ganito. Based on my experience na may mga babies na gustong-gusto tong nipple ni Medela, ayaw ni baby kasi super nipis niya. And kapag kinakagat kasi niya, may tendency na mag-leak yung milk. Kinakagat niya, nilalaro na ng ganyan, lalabas na yung milk. Oh, yan. And kaya hindi ko na siya ginagamit yung mga nipples niya. Kasi ayaw niya. Gustong-gusto ko tong shape niya kasi para siyang boobies talaga. And may tendency ng leakage kasi. Although may babies na gustong-gusto to, pero kay baby ko kasi ayaw na ayaw niya. Next naman is mga storage bottles na ganito. Storage cup din siya ganyan. And pwede mo siyang lagyan din ng nipples. Kapag bibili ka ng Medela Harmony or Medela Freezer or any pumps, ito yung mga usually na kasama na bottles. Pero may nabibili ka na ngayon ng mga pre-love na ganito. Parang ranging from 100 or 150 na yung isa. So, it is freezer and fridge safe. Next naman is, syempre, ito, Medela Harmony. So, very, very fan ako ng Medela Harmony kasi dalawahan pa yung Medela Harmony ko at pinamigay ko na yung isa. So, ito is parang ranging from 1,300, 1,500, yung brand new dito. So, may kasama siyang flange. Kompleto to. Tapos, ito yung pump. May membrane siya. Usually, kapag bibili ka ng ganito, may mga extra membrane siya. Then, may mga bottles and may standy siya. Ang regular size ng Medela Harmony is 24mm and pwede mo siyang i-hack by using any Maymang flanges. So, kapag ginagamit ko siya, I use my 13mm na flanges. Dito, tinatanggal ko lang ito. Tapos, lagay mo na lang dito yung flange mo. And ang gustong-gusto ko sa kanya is may two-face expression siya. Pwede mong gamitin dito yung expression. At ito eh, kasi ito yung massage. Why do I recommend manual pumps? Kasi sa mga panahon na we cannot foresee, syempre kapag may electric pump ka, no, ganyan. Na you cannot pump kasi walang kuryente or kapag drain na yung pump mo. Ang kagandahan ng nun is may backup pump ka, which is yung manual pump. So, last but not the least, of course, itong sikat na sikat sa panel ko, yung Medela Freestyle. I have parang dalaw-dalawahan. I have 2 Medela Freestyle. Yung isa is nabili sa The Parenting Emporium. Which is ranging from 19,000 yung bili noon. And ito is yung pre-love na Medela Freestyle. May mga nagtatanong sa akin, if okay lang ba, may bearing ba yung mga manufacturing date? Kasi kapag bibili ka, tinitingnan nila kapag, ano ba yung manufacturing date ng Medela Freestyle? 2017, 2015, 2014. This one is, ayaw matanggal, beshi. 2015 yung manufacturing date na, but the sanction is very, very good pa. Always check yung sa level ng sanction niya. Kung ilang, correct me if I'm wrong ha, yung MGH. Lagay ko na lang dito. Kasi yung normal nito, mga 350 plus ata ganyan. Kapag nag-lower na siya, meaning hindi na siya ganun kalakas na mag-suck.
So as long as kahit 2013 yan or 2014, as long as nakaya pa naman niya. Pero ngayon, ang price nito is parang yung brand new na nito is mga 15,000. 13,000 to 15,000. May nabibili din ng mga pre-love na ganito. You can buy this from around yung mga 7,000 to 10,000 na yun. Yung mga pre-love na Medela Free Start. Sa isang box nito, may kasabi siyang isang tote bag, isang cooler bag, tapos isang ice brick, tapos 4 bottles ata, not sure na. And then, itong Medela pump, mga flanges niya. Yun. Tapos, so ito is parang may sabitan kasi siya. Kaya, pwede mo siyang gamitin. Itong battery nito is removable siya. So, kunwari kapag nasira yung baterya niya, pwede mong palitan. And then, always have, tinanggal mo yung baterya, always na magcha-charge ka 24 hours, uninterrupted 24 hours. Pwede mo siyang gamitin kapag may ginagawa ka, like sa office namin kapag nagtatrabaho ako, I always use this kasi pwede kong gawin yung trabaho ko while pumping. Compatible yung flanges ng Medela Freestyle kay Lansino. I-hack mo lang siya. So, may mga videos ako kung paano yung mga ginawa kong hack sa mga hands-free cups na ginagamit ko at nagamit ko, like yung Spectra hands-free cups and yung Yuha hands-free cups. What I currently use is yung Yuha hands-free cups. May dalawa kasi akong ganun at pinagsiswitch ko lang sila. Ang downside lang sa akin nito is super ingay niya. Tingnan niyo. Yan. Yan yung normal niya. So kapag nilakasan mo siya, mas ingay siya. Parang nanganganak na pato yung sound niya. Yan. So gusto ko sa kanya ganyan. May power siya and then may memory button siya. Kung ano yung pumping style mo or yung sanction level na last na ginamit mo siya, i-press mo lang siya, i-hold mo lang siya na ganyan, maaalala na niya for your next pumping. So kapag mag-on ka na dito, i-click mo lang yung memory button niya, maaalala niya yung setting na ginawa mo. May two-phase expression siya, meaning may massage and may expression mode siya. Ang gustong-gusto ko sa kanya is may automatic switching kasi siya. So mag-automatic siya mag-switch from massage mode to expression mode after 2 minutes. So, pwede mo siyang lakasan at pwede mo siyang hinaan. So, ang normal level ko dito is level 5. If you want me to have a separate video comparing other brands na na-try ko, like yung Willow, yung Spectra S1 Plus, yung Lansino Smart Pump 2, kung gusto yung mag-vlog ako ng separate video, what should I recommend for you na brand or ano yung mas gusto ko na brand na pump, you can always comment down below, mga inays. And yun. So, tapos naman ang isang vlog. Nandito yung Medela party natin. So, as of now, ito yung mga meron sa akin na Medela. Kasi, you know, if nag-aabang ka sa vlog ko, I'm Medela fan. Pero now, parang nahihiwalay na ako sa puso ni Medela fan kasi nagtatry na ako ng iba. Sabi ng mga mommy sa akin, nagtry out din ako ng other brands para makarecommend din ako sa mga ibang mommies aside from Medela. And disclaimer lang, mommies, as always, na lagi kong sinasabi, what works for me might not work for you. Kasi iba-iba tayo. Every mother is different and every baby is different. So iba-iba yung preferences natin sa mga functions or sa mga preferences natin sa pumping styles. Iba-iba tayo mga gusto. So iba-iba din mga sakin ng babies natin. So, kunwari kapag hindi mo siya hiyang, okay lang yan. You can search for other brands na hiyang mo. Kasi ako, hindi ko kasi hiyang yung malakasan yung sucking ng mga pumps. So yun mga mommy, sabasa naman yung sa vlog. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And of course, don't forget to follow me and connect with me sa mga social media accounts ko. Lagay ko na lang sa link down below. And don't forget to join our Facebook group na Pumping Inay. So see you on my next vlog, Inay. Thank you!